a toto. Nung dumating na kami dun sa listahan namin, sir, nilagay lang nila ako agad, tapos hindi nila ako tinatanggalan ng tali. Tapos, nung time na yun, pinabayaan na ako ni Alex nun. Tapos, dun ko nakakita yung, dun ako nagagalit sa kanila lahat, nagagalit ako na. Naalala ko lahat yung mga disiplina, sabi ko sa kanila, bakit nila ako sinaktan? May sabi nila, hindi sila malakit ng kapwa tao, hindi sila masakit kahit kasamaan. Pero bakit ako yun na ganito? Nagingitian pa nga sila, mama ko, tsaka papa, tsaka yung asawa ko, tsaka yung mga kasamahan. Nagingitian sila dun habang ako iyak na iyak dun, parang baboy na tinatali. Diyan ko nakikita sa kanila na masaya sila sa nangyayari sa akin. Tungod miinit nagsamot ang ulo sa amahan ni Rufa, buot na siyang patyo ni ini at ubangan sa iyang inahan. Tsaka yung time na yun na binatawa na ako, gusto ko nang tumakas. Naharang-harangan nila ako, tapos yung na siguro napuno na yung commander namin, sir. Yung sinabi ng commander na, Rod, ikaw na bahala sa anak mo, sabi niya. Siyempre yung papa ko nagagalit sa akin, sabi niya, patayin na lang natin to kasi kasi madadamay pa daw yung masa natin at saka tayo. Noong time na yun na dun sa baba yung ako lang, tsaka mama, tsaka papa ko, wala lang kitang iba. Dun niya ako nirelisa ng baril sa sarapan. Masakit din sa akin dahil papa ko siya, tapos ginaganon niya ako. Pero tinanggap ko yun, sir, kasi tatay ko siya eh. Dun siya masaya na patayin niya yung sariling anak niya. Ayaw yung mama ko, baliwala yung mama ko, nakatingin lang. Sa nahitabo kang Rufa, ingon ni ini ba di ay kamapinanggaon ang revolusyon labot sa iyang mga anak. Sa gihimo sa amahan ni Rufa, base sa iyang pahayag, daw ilang gipamatud-an ang gabangis sa pulong gikan sa revolusyon nga ang inyong anak ay hindi ninyo anak, sila ay mga anak ng bayan. Sa kasi nung tutuntok yung ulo ko ng papa ko na nagkabanda-banda ako sa may puno na may dalansang. Yung ulo ko, pero hindi ko na yun naramdaman ang sakit. Walang nagawa yung nanay ko eh. Inaiyak lang yung nanay ko. Hindi ko na nga alam na nakahubad na pala ako sa harapan nila kasi wala na talaga ako manunod kasi hinawakan nila yung dalawa kong mga damit ko, kaya para hindi ako mahawakan, naghugas ako ng damit, nagbabralaw ako ng titakbo, sir. Ang kaniad tumihikap sa iyang lawas, may pahimulos sa iyang pagkababae, may tilaw sa iyang lawas, may buak sa iyang kaluyahon na mao ang iyang pana, dihang siya nasakitan, ug daw na buang sukad na layo kaniya ang iyang anak, wala man lamang nagpakabana sa nahitabo kaniya. Ingon ni ini ba di ay mupakita sa iyang gugma, ngadto sa iyang hinigugma, ang usa ka lalaking sakop sa rebelding NPA? Masakit sa akin na mismo siya, wala din niya ako pinapaglaban, sir. Nakatingin lang siya sa ginagawa sa mga kasamahan sa akin. Kaya nagalit ako sa kanya kasi pagmahal niya ako, sir, pag naisip niya pamilya niya ako, naisip niya na ako yung nanay ng anak niya. Hindi niya kaya magkapanood ng ganun, sir. Kahit ako, kahit kasi sigawan lang siya, hindi ko kaya magkita yan. Pero sir, nakakaya niya na makapanood sa akin, hindi na ganun ako ng mga kasamaan. This is a...